Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. Wait lang guys kasi nagalaw. Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. So wala muna tayo sa aking tindahan. Nagpa-take muna dito. So take 3 na guys. Welcome and welcome back sa aking channel. Sana yung camera ay dito pa lang. So guys, yun. Wala ako ngayon sa aking tindahan. Andito ako sa loob ng aking bahay. So, welcome sa loob ng aking bahay. So guys, in today's video, syempre, bagong taon. By the way, Happy New Year nga pala. This is my first vlog for today's, for 2021. Okay, so it's my first vlog. So guys, yung aking vlog is about kung ano yung best business ngayong 2021 here in the Philippines. Okay? So, meaning to say, business, yung mga pwedeng pagkakitaan. Okay? So, eto na. Hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Pupunta na tayo sa kung ano yung pinakamagandang negosyo ngayong 2021. So, guys, ang best business na pwede nating pagkakitaan ay online selling or online business. Okay, so ano ba yung pwedeng pagkakakitaan online? So, whether it is product or services. Hindi naman kayo nalilito, no? Sa mga pinagsasabi ko. So, ang pwede na pagkakakitaan online, guys, ay either magbenta ng produkto or magbenta ng or mag-offer ng services. So, produkto and services ang pwedeng pagkakitaan online. So, ano-ano ba yung mga produkto? So, produkto, it's either pagkain, damit, gamit sa loob ng bahay. Yun po yung mga produktong gusto kong sabihin. So, guys, dun sa pagkain, na-experience ko kasi yan, guys. So, nung nag-lockdown last year, March 27 ata, 2020. Yun, parang March 27 dito sa amin. 2020 nag-lockdown. So, yung asawa ko, nawala ng income kasi nga nagda-drive siya, diba? So, pag walang biyahe, walang income. Ako din, yung tindahan ko nagsara kasi sabi ng LGU dito sa amin, lahat ng establishment hanggang sa pinakamaliit dapat magsara. So, nagsara yung mga tindahan sa amin. So, nagsara din ako, guys. So, walang kita. Buti na lang kahit papaano may sweldo kay YouTube. Pero maliit lang naman yung sahod kay YouTube. So, nag-isip ako ng paraan kung ano yung pwede kong pagkakakitaan. So, hindi naman tayo pwede mag-rumampa sa labas. So, online yung aking ginawang pagkakakitaan. So, una nagluto ako ng mga lechiflan, kung ano-ano lang, guys, yung aking niluto. So, kumikita naman pa konti-konti. So, sabi ko, why not magbenta din ako ng mga coffee? So, ngayong mga late 2020s na nagbenta ako ng mga slimming coffee kasi yung iba, di ba, gustong magpa-sexy, magpa-ganda, maging healthy and fit at the same time. So, nagbenta ako ng mga slimming coffee. So, guys, by the way, yung mga pampaganda, pampa-sexy, pampa-whatsoever about sa health, napakagandang ibenta online ngayong taon. Kasi yung iba, mga health conscious, mga ganun, okay? So, ako, kumikita ako doon, pakunti-kunti. Okay? So, ano pa bang pwede ibenta online? Yung pwede natin ibenta online ay yung mga damit. So, may mga friends ako na nagbibenta ng mga ukay-ukay. Diba, mura lang naman yung ukay-ukay, tapos papatungan mo na lang. So, post-post ka lang sa iyong account or kahit saang website na gusto mo siyang i-post. And then, antay ka na lang may mag-order. So, meron din akong kakilala na nagbebenta ng mga gamit sa bahay, like yung mga vanity dresser, whatsoever, yung mga ganon. Okay? So, maraming pwedeng ibenta online. Ito kasi, guys, ang online selling ay hindi nyo kailangan magkaroon ng malaking puhunan. Okay? Kung wala kayong malaking puhunan, pwede ninyong kalibitin yung inyong friend o pwede bang pabenta niyang puto mo, papatungan ko na lang. Yung mga ganon, di ba? Pwede bang ano, yung mga damit mo dyan na ano, pwede bang magbenta din ako, igagrab ko lang yung mga photos mo sa Facebook mo and then papatungan ko lang. O, di ba, walang kailangan malaking puhunan. Okay? Pag may mga suppliers kayo somewhere in Manila, mga ganun, grab nyo lang yung mga photos nila, post, and then pag may prospect buyer na kayo or may buyer, saka na kayo bibili yung mga ganun. Okay? So, yun yung mga produktos, guys. Mga products, I mean. Punta tayo sa services. Ano yung mga services na pwedeng pagkakakitaan? Ito kasi, guys, parang
napaisip ako or na-inspire ako dun sa, di ba, nagpalinis kami ng aming aircon. O, di ba, pag may skills kayo, may talent kayo na marunong kayo, guys, maglinis ng aircon, pwede ninyong i-post yan sa inyong Facebook na kung sino man ang gusto magpalinis ng aircon, pwede nyo ako i-contact, kinikita ganitong presyo. O, di ba, voila, meron na kayong pwedeng pagkakakitaan. So, kung marunong kayo mag ayos ng phone, laptop, computer, whatsoever na about electrical, so mga ganun, marunong kayong mag-wirings, pwede ninyong i-post yan sa Facebook. Imposible, guys, na walang kukontakt sa inyo. Okay. Kasi lahat ngayon nasa Facebook na, nasa social media na naghahanap ng kung ano-ano. So, ano pa ba? Pwede din kayong mag-home service, like maglinis ng kuko, mag-ayos ng buhok. Pero, itong service na ito, or services na ito, hindi ko masyado siyang ini-encourage para sa inyo kasi may direct contact eh sa mga tao. Pero kung kakilala nyo lang naman yung mag-papa-service, okay lang, walang problema. Pero pag hindi ninyo kakilala, di ba, hindi natin alam kung saan lupalop ng galing or mga ganun. So, mas maigi yung mga kakilala na lang. Kasi ako, guys, nagpaayos ng hair, home service din kasi ayoko nang pumunta ng parlor kasi nga, di ba, sa pandemic ngayon, parang umiiwas tayo sa crowded kasi pag pupunta ka ng parlor or mga ganyan, hindi naman, hindi kayang mag-isa doon. Siguro may tatlo, apat, ganun. Whereas kung dito lang sa bahay, ikaw lang mag-isa yung pupuntahan. O, diba? So, hindi masyadong crowded. Ano pa ba? Ano pa bang pwedeng offer services? Yun, kung marunong pala kayong kumanta, guys. Kasi may mga kakilala ako na mga kumakanta sa mga kung saang bar, kung saang mga restaurant, mga ganun. O, diba, services yung ino-offer nila, yung marunong silang kumanta, yung marunong kayo mag-host, kasi ngayon kahit may pandemic, may mga nagpa-party-party, kailangan nila ng mga host, kasi gusto nila uupo na lang, mag-enjoy na lang sa kanilang party, kailangan nila may tagahawak ng mic, mag-entertain ng guest. So, pag marunong kayo, guys, magaling kayo sa harap ng mikropono, sa harap ng tao, wala kayong hiya. Hindi, yung ibig ko sabihin, makapal yung mukha. I mean, yung matapang yung loob na humarap sa maraming tao, pwede yung pagkakitaan yan, guys. Okay? So, alam nyo na yung napakagandang negosyo ngayong 2021. Actually, yung services negosyo na yan eh. Kasi, kikita ka dyan. Okay? So, yung magandang pagkakakitaan ngayong 2021 is yung una ay yung produkto na pwede ninyong i-offer online. Whether it is food, clothing, whatsoever, gamit sa bahay, etc., etc. Plantito, plantita pala. Nakalimutan! Yung mga plantito at plantita natin dyan, yung mga bulaklak nyo na nasobrang dami na, pwede nyo nang ibenta online yan para naman pwede ninyong pagkakitaan, okay? Huwag lang puro kolekta ng kolekta. Kasi darating yung araw, wala ka nang iuulam. Baka yung mga bulaklak mo nang iuulam nyo. So, pwede mo na yung ibenta yung mga bulaklak mo, guys. Pag sobra-sobra na, okay? So, yan yung pwede nating pagkakitaan online sa produkto. So, yung services naman ay yun, yung mga talent, skills, yun yung pwede. Okay, so guys, yun lang po for today. May nag-aayo, dali lang. So yun na nga, guys, may bumili. So yun na yung gusto kong i-share ngayon as my first vlog in 2021. Yun yung gusto kong malagay sa inyong mga, ano tawag niyan? Gusto kong ma-inspire kayo or maisip ninyo na hindi tayo kailangan malugmok sa mga utang or sa mga pwede tayong kumita, guys, at maiwasan natin yung pagka-depress kasi wala ng mga pera, wala ng pinagkakakitaan, okay? So, dun sa mga nawala ng trabaho, skeletal yung trabaho, nawala ng pinagkakakitaan, so guys, pwedeng-pwede. As long as mayroon tayong internet, ganun. Pero imposible namang walang internet. Lalo na yung mga nanonood sa akin ngayon, di ba? Kasi hindi naman kayo makakapanood ng YouTube, ng Facebook page, or ng Facebook kung wala kayong mga internet or walang mga load, okay? So guys, yun lang. Be creative. Mag-isip lang tayo ng kung ano yung mga pwede nating ibenta online. Kasi guys, kung tutunga nga tayo, walang mangyayari sa ating buhay, okay? So thank you so much for watching my video today.
sana meron kayong nakuha, kahit konti lang guys, kahit konting kaalaman kung paano tayo kikita ngayong 2021. So, Happy New Year and kita-kits po tayo ulit next time.